holandès que faziam pastor, ha? Ah, no, leia, que na tape. Tiene type. Bueno, nakalive na pala tayo. Okay, nakalive na pala tayo, Pastor. Okay tayo? Nakalive na, ano? Tama? Napindot ko yata yung ano. Nakalive na dyan sa'yo? Hindi ko makita kung ano eh. Kung nakalive na eh. Saan ba yung makikita yun? Sa Facebook. Pakashare ako oh, eh. Titignan ko kung nakaredy ka na. Parang makano sa akin. Wala Pag pa dito eh. na. O oh, yate, nakalive ko na ata. Oh, parang nakalive ka Nakalive na na. eh. Okay, sige. Start tayo. Yan. Oh, nakaano ka na eh. Nakalive ka na, Brother Ricky. Sige. Tayo. Taong sasala ay naligtas dahil sa pag-ibig ng wagas. Mula ngayon, ika'y malaya na upang gawin ang kalooban niya. Shalom everyone at magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayan. Ito ang Home Bible Ministry, isang interactive Bible study na sumasayang papawid sa pamamagitan ng FB Live tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes ng alas 8 ng gabi. Ang nakamtan mong kaligtasan. Ang Home Bible Ministry ay may layuning ipahayag ang mabuting balita, balita ng katotohanan, balita ng kaligtasan, balita na mula sa banal na kasulatan. Ibahagi mo kanino man, pagkat ito ang kalooban niya. Ang Home Bible Ministry ay may layuning di makapag-akay ng kaluluwa, makapagpatibay ng pananampalataya kay Jesus, ang Jewish Messiah, Lord and Savior of all. Pakinggan mo ang palawagan niya. Ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng tao sa mundo. Ang Home Bible Ministry ay laging tapat sa turo at aral ng Biblia. Bible is our creed. Bible is our doctrine. Kung saan nagsasalita ang Biblia, doon kami magsasalita. At kung saan tahimik ang Biblia, doon kami mananahimik. Subalit, malaya kaming magbigay comment. Kahit sino man, kahit sandako, sabi niya ikaw ay humayo. Be informed, be transformed. Home Bible Ministry, where the Bible speaks loud and clear. Muli ay isang magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan at mga kabayan, mga Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Brother Rico Omega. Sa gabing ito, muli natin makakasama ang ating kamanggagawa at lingkod ng Ebanghelyo ni Kristo mula sa Ontario, Canada, si Pastor Rico Dagat. At Pastor Rico, bumati ka muna sa ating mga kaibigan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Muli ay bumabalik tayo at bumabati sa inyo ng magandang gabi. At sama-sama muli tayo at tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon. At
ano, makatulong sa atin ang mga ilang sasabihin natin ngayong oras na ito. Dito lang po tayo at magandang gabi po. Diyan ang Panginoon. Salamat, Pastor Rico. Nagliligtas ay si Kristo, kahit na kailan, kahit na paano, buhay ng tao'y magbabago. Mga magulang at mga kapatid, ang ating pong pag-uusapan ngayong gabi ay may kinalaman pa rin sa kung tawagin natin ay Christmas season. But ang ating pong tatalakayin ay ang biblical account ng kapanganakan ng Panginoon. Bagaman madalas ay ina-associate ang December 25 sa kapanganakan, pero ano nga ba ang tinuturo ng Biblia hinggil sa kapanganakan ni Kristo, no? May petsa ba na nakasaad sa Biblia? O may mga description lamang para tayo ay may mabigyan ng clue kung paano natin kikilalanin ang talagang kapanganakan ng ating Panginoon. Bago po tayo magpatuloy, ay atin po munang pakinggan ang pangusap sa banal na kasulatan. Kung mayroon po kayong Biblia, ay samahan niyo po sa ilang mga talataan mula po sa aklat ng Mateo. Chapter 2, na ganito po ang ating mabasa at mapapakinggan. Sa aklat ng Mateo, kabanatang 2, ang talata po ay 1-2, na ganito pong ating mabasa at mapapakinggan. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Pinagpala ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Tayo po ay sumandaling manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat pong muli sa opportunity na patuloy niyo pong ipinagkakalob sa amin upang patuloy na makapagbahagi ng iyong mga salita. Salamat din po sa buhay at kalakasan na patuloy po namin tinataglay kasama si Pastor Rico na ay muli namin makakasama sa gabing ito. Panginoon, ay patuloy niyong kami samahan at bigyan ng palusugan, lakas ng katawan at kaisipan upang makapaghayag ng iyong mga salita ayon sa iyong mga kalooban. Sa iyong banal na kalooban. Dalangin namin, O Diyos, sasamahan niyo rin ang aming mga nakikinig sa mga panig ng mundo. Nawa ito yung may karagdagang pagpapala sa bawat isa amin. Dahil na, Panginoon, sa mga naghahanap ng katotohanan, nagsasaliksik na malaman ang iyong kalooban. Sa pangalan ni Kristo Jesus, sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu, ito pa kami sa aming dalangin. Amen. Nang si Jesus Kristo'y dumating, lahat ay magandang gabi po at purihin ang Panginoon sa ating mga kapatid na ngayon ay nakikibahagi at nakikiisa sa gabing ito. Magandang gabi po, Maria Elena Habacon, Boy Apilado Militar, Bulalakaw, at ganoon kay Jet Orillasa na kasama natin nanonood ngayon sa gabing ito. Sabi ni Brother Boy, Apilado Militar, mapagpalang gabi sa inyo, Pastor Ricky Omega at Rick Dagatan. God bless you all. Thanks God, nag-live ulit kayo. Maraming salamat po. Opo, kasi medyo nagkaroon po tayo mga ilang technical problem at physical problem nito mga nakarang araw at mga linggo. Kaya muli po nating binabalik ating pong gawain sa gabi ito. Ayon naman kay Maria Elena Bacon, blessed evening po, Pastor Ricky Omega at Nico Dagatan. Kumusta po kayo? Ingat po kayo lagi. Salamat po. God bless po sa inyong lahat, mga kapatid. No? At ganoon din kay Brother John Jay, na magandang gabi sa kapatid na ngayon ay nanonood sa atin sa gabi ito. Ang sabi ni Maria Elena Bacon, Merry Christmas po sa ating lahat, mga kapatid, kay Kristo, stay safe and good healthy. Ganun din kay Gina Ronaga Castuera, magandang gabi po na kasama na po natin ngayon. Ang sabi po niya, blessed evening po. Okay, mga magulang at mga kapatid, ay ating pong tatalakayin
ang ilang issue regarding po sa birth of Jesus na madalas ay na-associate nga po sa December 25 as holiday season, no, legal holiday, at marami po talaga ang nagse-celebrate ng December 25 in association with the birth of Jesus. Pero ito nga ba ay biblical ba ang date, no? Yung kapanganakan po, sigurado tayo biblical na talagang ipinanganak ang Messiah. Pero yung date po na ating sineselebrate na ina-associate natin, ito baga ay may sapat na ebidensya o talaga ba itong historically ay valid na pwede nga bang i-associate o maging kapanganakan ng Panginoon ang December 25. Ito nga ba ay biblical o ito'y talaga naging traditional lang sapagkat sa maraming panahon, ang mga Christian country ay kadalasan pinangungunahan po o majority po ay Catholicism o Catholic Church-based faith na kung saan ay talagang kasama sa tradisyon ng Katoliko ang pagsiselebrate po ng December 25 as birth of Jesus, no? So, yun po yung isang katotohanan dito na kaya po yung mga bansa na marami po ang Katoliko ay natural at kasama sa kanila ang selebrasyon o kasama sa kanilang mga tradisyon ang pagse-celebrate ng December 25 in connection or in association with the birth of Jesus. Pero ito nga ba ay biblically correct? Ito nga ba ay biblically valid? Ano ang ating magiging panaw bilang mga biblically based Christian at mga biblically based people of God, ano ang ating maging stand regarding this? Tayo ba ay makikiayon o hindi makikiayon o hayaan na natin na ang tradisyon na yan, total ay holiday naman? O ano yung magiging pinaka normative nating opinion o position regarding this condition na kung saan ay maraming kumbaga ay benepisyo para sa mga tao, especially kay manggagawa, medyo rest ka ng mahabang panahon, mahabang araw sa panahon ito, no? At sa panahon ding ito, alam natin na marami tayong natatanggap na madigalo, Christmas bonuses, at 30-month pay, at iba pang mga benepisyo na talagang ibinubuhos sa panahong ito, no? Marami din mga church activities na ginagawa din sa panahon ito na giving, at talaga nga naman nagiging magandang kumbaga naging maganda siyang parang board, no? Para siyang diving board, kumbaga ay para sa mga iba activities na makapag-reach out ka at makapag-share ka ng gospel, no? So, tingnan natin sa ating mga pag-aaral kung paano ito ma-harmonize at ma-reconcile with our activities and our faith in Christian faith, ano? So, with that, makakasama natin si Pastor Rico para bigyan din tayo ng hint kung ano ang possibility ng ating magiging point of view with regard to our celebration sa Christmas in relation to the birth of Jesus. Pastor Rico, ano ang iyong paunang introductory para sa ating paksa na biblical account on the birth of Jesus? Thank you, Brother Ricky. Ang sinasabi ng banal na kasulatan ay tungkol sa birth of Christ. At makikita natin yan kasi yan ang fulfillment ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Pero yung salitang Pasko o Christmas sa English ay wala tayong makikitang salita niyan sa maging sa lumang tipan o maging sa bagong tipan, hindi yan sinusuport ng scriptures. Kasi yung salitang Christmas, limito na lamang yan nung 336 AD, no? Nung si Constantine na emperor ng Rome noon, nilegalize niya yung Christianity, na official religion ng Roman Empire, doon nagsimula ito. So ngayon, ang titignan natin, ay ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Pero hindi yan binigyan ng date, hindi yan binigyan ng tamang eksaktong buwan, araw at taon. Sinabi ng Biblia yung event na mangyayari. Kaya
tayong mga Kristiyano ay sa aking pag-aaral at pagtingin dito pag marating ang mga ganitong mga panahon o season ay hindi ako usually in dito kasi hindi naman ito sinusuport ng Biblia. Kung ito ay pinapangaral ng Biblia na tungkol sa date, kasi ang magiging issue diyan ay minsan naaalala na lamang ng mga tao yung pag dumarating yung December 25, saka sila nakakaalala sa tao na magbigay ng ganito, magbigay ng mga gifts, at saka magpakita ng pag-ibig sa kapwa. Hindi naman yan ang, hindi lang naman yan ang ipinapakita sa atin. Ibig sabihin, gawin mo yan araw-araw, gawin mo yan sa buong buhay mo, hindi lang kapag dumarating ang Christmas. So, dito, nakikita natin, ang mga nangyayaring ito ay buong daigdig, hindi lang naman ito sa isang bansa lang. So, ang buong daigdig ay na ang mga tao ay nagse-celebrate nito kasi nga ay nagsimula yan sa Rome, no? Ang Christmas tradition ay 1686 years old na. Simula noong itinatag yan sa Rome, yan ang unang Christmas sa Rome, December 25, 336 AD. Matapos si Constantine ay naging emperor ng Rome after 3 years, nung siya ay naging emperor ay ginawa niya yan upang parang bigyan niya ng lugod ang mga Romans at saka kasi ang nung araw dalawa ang grupo ng mga tao diyan sa Rome. Yung mga Roman soldiers or yung tinatawag na mga Roman people at saka yung mga Catholic people kung tawagin. So ang ginawa ni Constantine pinag-isa niya yung dalawang grupo na yan. Kaya binansagang Roman Catholic Church eh. No? Pinag-isa niya eh. Kaya diyan nagsimula yan. Kaya sabi niya na ginawa niya Christianity ang as a legal effective religion ng empire, ng Roman Empire, ay maraming mga nag-speculate na ginawa ito ni Constantine at maraming mga tao ang nag-speculate nito na that choosing this date, yung December 25, had the political parang political motive eh, no? Meron siyang motibo para niya i-weakening yung established ng pagan celebration. Kasi dumarating ang mga panahon na yung pagsamba sa mga pagan gods ng Rome ay unti-unti nang nakakalimutan. Kaya ang ginawa ni Constantine, pinag-isa niya ang pagan at saka yung modern society ng panahon yun. Pinag-isa niya. Kaya limitaw yung December 25 eh. Ito, bibigyan ko kayo ng konting background bago natin isa-isahin yung Matthew chapter 2, verse 1 hanggang 2. Tingnan natin kung paano nangyari ito, kung bakit sineselebrate ng mga tao sa buong mundo ang tradisyon na ito ng Christmas. So, kung pag-aaralan ninyo ito ng malalim, ay gumamit tayo ng mga encyclopedia o mga reference na mismo manggagaling sa Roman Catholic. Ito ang nakuha kong isang katibayan dito na ito ay nanggaling sa The Catholic Encyclopedia, volume 2, page 607. Makikita nyo doon yung katotohanan tungkol sa Christmas na paniniwala ng mga Roman Catholic. Ito ayon sa kanila, hindi ito ayon sa atin. Ito ay nanggaling sa kanila. So ito yung kanilang isinulat sa kanilang Catholic Encyclopedia. Sabi dito, sabi nila, the feast of the Savior's birth is called Christmas. So sila ang nagpangalan kasi nga yung salitang Christmas ay dalawang salita na pinag-isa. Yung pangalang Christ at saka yung Mass. So ibig sabihin yan, Mass of Christ. Pinagsama nila yung dalawang salita eh. Kaya limitaw naging Christmas, the Mass of Christ. So it is celebrated on the December 25 and is one of the main feast o mga pista ng liturgical year ng Roman people ng mga panahon yon. So the actual date of the Lord's birth is unknown. Walang nakakaalam maging sa Biblia, hindi isinulat ni Matthew ang date, month, year
ng kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo, kundi isinulat niya yung event na mangyayari ito, yung fulfillment ng prophecy na ipapanganak ang Mesiyas. And its commemoration was generally included in the Feast of the Manifestations, yung Epiphany, January 6, during the first 3 centuries of the Christian era. So yan ang ginawa ng mga Roman people noong mga panahong yun, pinag-isa nila yan para maia-associate sa kanilang Roman God. So yung kasaysayan niya na ito, in about the year 330, however, the church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration. So in order to honor Christ, you know, yun pala yung kanilang ano, motibo na kaya nila nilagay itong December 25 doon sa date ng pagsamba nila kay Saturnalia na Roman God ng araw, ay idinagtong nila, isinama nila doon sa date na yun para i-honor si Christ. So nangyari, ito yung ayaw ng Panginoon na mangyari. No? Ayaw niya ma-associate kung kanino Diyos, sapagkat ang Diyos ay mapanigbugong Diyos. Ayaw niya, jealous God ang Panginoon. Ayaw niya ma-associate sa ibang Diyos, gusto niya siya ang nag-iisang Diyos. Hindi mo dapat isasama ang Panginoong Diyos sa iba-ibang Diyos-Diyosan, ayaw ng Panginoon yan. So ang Kristo ay ang ilaw ng mundo at ang tunay na anak ng Diyos. Siya ang anak ng Diyos. This is was the day which had been dedicated in pagan Rome to the peace of the sun god and had been called birthday of the unconquered sun. Yan ang katotohanan ng history diyan. By the end of the 4th century, this Roman date of the nativity celebration was universally accepted by all churches, both in the East. Ito yung Byzantium o yung tinatawag na Orthodox Church, at saka yung West naman, yung Roman Catholic Church sa West. So nagsimula ng celebrate ng buong mundo, ng East and West, ang Christmas, December 25 noong katapusan ng ika-apat na siglo. Kaya yan ang kwento kung bakit hanggang ngayon ay sineselebrate ng buong mundo ang salitang Christmas. So, ang ulitin natin, ang Christmas ay hindi sinusuportahan ng banal na kasulatan. Hindi yan itinuturo ng banal na kasulatan na i-celebrate natin. No? Huwag natin kalilimutan yan. Kung hindi ang ating inaalala yung event, yung fulfillment ng prophecy na dumating ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon ng mundo, ng bilang tagapagligtas. Ang nangyayari kasi, yung mga tao ay doon sa date sila tumitingin . Hindi doon sa kung ano yung purpose ng pagdating. Nagiging ang Christmas ngayon ay nagiging commercialized na. Nagiging materialistic ang tao kasi minsan dumidepende na lang sa mga regalo, sa mga pagkain. Pero yung tunay na essence ng pagdating ng Panginoon ay hindi nila nakita, no? Yan ang tradisyon na ginagawa, maging ang mga Hudyo noon, nagkamali sila. No? Yung expectation nila, hindi nila nakita. Kaya ganun din ang mundo ngayon. Nakalimutan nila yung tunay na essence na pagdating ng ating Panginoong Kristo. So yan lang, Brother Ricky. Mamaya, bibigyan natin ng konting komentary yung chapter 2 ng Matthew. So yan lang, Brother Ricky. Balik sa'yo. Kahit taong ulat ay nakita ang tunay at dakila niyang gawa. Okay, salamat ng marami, Pastor Rico, sa iyong mga introductory na binigyan po sa atin ng ilang mga pahapyaw, yung issue regarding the birth of Christmas in association with the birth of the Messiah. Pastor Rico, sa mga information na nabasa natin sa ating mga pagsasaliksik, no? Yung isang side naman ng story, sabi doon, kaya daw na ang December to January ay marami talagang mga pagan gods na sineselebrate ang birthday, no? In Roman culture, kahit pa nga from Babylonian era, Persian era, no? Basta't lahat ng mga pagan nation, no? Maraming mga pagan gods ang sineselebrate sa ang kapanganakan sa panahon na 'yan, no? At dahilan sa ang Christianity ay
lumalaganap at kumbaga ay nababawasan yung kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan para daw mabilis ma-detect ang mga Kristiyano na sila'y Kristiyano at mahuli ay kailangan magdeklara ang Emperor na Roma na lahat ng tao dapat mag-celebrate ng kapanganakan ng pagan gods at ipagpiesta ang date niya na December 25. So mga Christian daw ay walang choice kundi mag-celebrate at kaya lang hindi nila ito pwede kayong publicly sapagkat makaka-open sa faith nila. Kaya ang ginagawa nila, kung yung mga pagan Roman people ay nagse-celebrate sa labas, sa kung tawag, liwasan, bayan, sa public place, sila naman ay nag-disguise na nagse-celebrate sila by making a family gathering in their own house, no? Na ang kanilang ginawa ay celebrating at the birth of Jesus in their own capacity para lang sila mag-disguise na kunwari ay nakikisabay sila sa pagsamba ng pag-celebrate sa kapanganakan ng mga pagan gods. Nang kanilang intention naman, para hindi sila ma-detect na sila ay Kristiyano, gumagawa sila ng celebration in their own will, pero hindi publicly, kundi sa bahay lang nila. So pag nagsesearch daw yung mga Roman soldier, hindi sila nahalata na sila ay Kristiyano sapagkat nagse-celebrate din sila ng feast. Kaya lang hindi nga lang sa labas kundi sa bahay nila at hindi naman lang sinasabing kay Christian kundi parang nakikisabay sila, no? So dahilan daw sa gantong strategy na mga Christian, no, ay nag-survive sila. No? Nag-survive sila for so many years. Nakasurvive sila sa paganism at naging malaking contribution ito para mas mag-survive ang existence nila during a massive persecution among them. No? At nung si Constantine ay maging emperor, isa daw sa dahilan kung bakit dineklara niya na legal holiday at yung December 25 ay maging birth of the Messiah, maging birth of Christ, sapagkat ito daw ay pag-aalala, pagbibigay ng recognition sa mga Christian na nag-survive during persecution using by being disguised na celebrating the birth of Jesus, no, kasabay ng celebration ng Roman people in their Roman pagan gods, no? So hindi talaga diniklara ang December 25 ni Constantine para patunayan na yan ay kapanganakan ni Jesus, kundi para lang ma-recognize at para maging alaala ng mga Christian na nag-survive, no, during those persecution na nag-disguise sila, na kunwari nagse-celebrate sila ng birthday ng pagan gods, pero ang kanilang sineselebrate at ang kanilang ginawa ay celebrating daw the birth of Jesus. Although, hiwala silang katiyakan na birth of Jesus, yung pecha, alam nila na hindi man talaga birth of Jesus yun, kasi hindi naman ito itunuro sa kalamang apostol, no? Walang itunuro ang mga apostol, even in Christian tradition, na i-celebrate ang birth of Jesus sa panahon ito. Ito'y ginawa lamang ni Constantine in recognition to those Christian who survived from persecution, no? Kasi nga kung tatanungin mo ang mga Hudyo kahit mga rabbi, hindi papayag ang Diyos ng kapanganakan ng kanyang misaya, ng kanyang bugtong na anak, isasabay sa karaniwang kapistahan ng kapanganakan din ng mga pagan gods. Alam naman natin ang pagan gods mula pa sa Assyrian Empire, Babylonian Empire, Persian Empire, Greece Empire, no, Roman Empire, marami talaga 'yan, no? At ang mga Hudyo, hindi sila papayag na ang kanilang misaya sabay sa kapanganakan ng pagan gods. Isa pagkat diyan nga sila inilayo ng Diyos, diyan nga sila pinagbawalan ng Diyos na sumamba sa Diyos-Diyosan. Pagkatapos yung kanilang misaya makikisabay sa kapanganakan ng pagan gods, medyo conflict of interest ito with regards to Torah, with regards to biblical teaching, sapagkat hindi ito maaring maging pattern in biblical faith o biblical revelation of the Messiah of Israel. So,
In constant mind is parang nire-recognize na nag-survive, no? Kaya dineklara niya na ang December 25 maging official na maging birth of Jesus without recognizing the biblical historical account na hindi pwedeng mag-meet itong pecha ng December 25 sa biblical account na nakatala una sa Luke, no? At sa Matthew. No? So yun ang pag-usapan natin ngayon, mga kapatid. Kay Pastor Rico, tatalakayin niya po sa atin ang Matthew chapter 2, at sa akin naman ang itatalakay naman natin ang Lucas chapter 2. So pakinggan lang natin, mga kapatid, ang iba't ibang komentaryo, at tingnan natin, kayo po mag-analyze kung ano po ang magiging reasonable na logical explanation at biblically accurate sa ating pong pagtatalakay ngayong gabi. So dyan lamang kayo, at mamaya-maya ay matatalakay na po sa atin isa-isa ni Pastor Rico ang biblical account sa birth of Jesus sa Gospel of Matthew. Taong inalipin ng sala ay walang makita pa. Okay, happy viewing and blessed evening. Magandang gabi po sa ating po mga kapatid na kasama natin ngayon, sina Geraldine Borlasa, no? Credo na ngayon nanonood, Robilian Panisales, magandang gabi po. Nasabi po niya, blessed evening. At magandang gabi rin po kay Brother Esteng Umali from Magdalena Church, no? So binabati po tayo lahat ni Pastor Rico Dagata na mapagpalang gabi po sa inyong lahat diyan sa Pilipinas. Okay, Pastor Rico, ano ang iyong komentaryo sa account ni Matthew on birth of Jesus? Okay, so ito yung ating pag-aaralan na isa-isay natin, huhukayin natin yung kung ano sinasabi dito ni Matthew sa chapter 2 verses 1 hanggang 2. Dito lang muna natin tatalakayin. So kung titignan ninyo sa inyong mga Biblia, binanggit ni Matthew yung salitang nang isilang si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa panahon ng paghahari ni Herodes. So kung titignan ninyo yung unang salita, nang isilang si Jesus sa Bethlehem ng Juda. Ibig sabihin, past tense na, nangyari na, isinilang na si Jesus sa Bethlehem ng Judea. Hindi niya binigay yung eksaktong date, month, date, and year. Kung hindi, binigyan niya tayo ng idea kung kailan nangyari yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo sa panahon ng paghahari ni Herodes. Okay, so binigyan tayo ng idea doon sa panahon ng paghahari ni King Herod the Great. Ngayon, si Herod ang unang appointed king ng Judea. So tingnan natin yung background nito, paano naging hari si Herodes sa panahon ng Panginoong Jesucristo ay pinanganak. Paano nangyari yan? Bakit na lang bigla na lang lumitaw si Herodes diyan? Hindi naman siya Hudyo, siya ay galing sa lahi ni Idumea, no? Siya ay pinsan na lahi ng Israel. Ngayon, huwag natin kalilimutan ang background ng aklat ng Malakay at saka ng Matthew ay merong 400 years na pagitan. Yung tinatawag nilang silent years. Yung tinatawag na mga 400 taon na walang miracle. Walang nangyaring pangangaral ng salita ng Diyos. Walang propeta na lumitaw. No? Ang Diyos ay tahimik. Hindi nagpadala ng mga sugo na mga propeta. Kaya binasagan niyang 400 years. Ngayon, yung aklat ng Malakias, kung titignan ninyo, ang umiiral na kaharian ng panahong yan ay yung tinatawag na Greek Empire. Ngayon, kung babasahin ninyo ang Malakias, yung mga aklat ng lumang tipan bago dumating kay Propeta Malakias, ay nagahari ang Greek Empire bilang dominant empire sa buong Mediterranean world. Ngayon, kung mapag-aralan, kung bubuksan ninyo ang Gospel ng Matthew, ang unang aklat ng Gospels, makikita ninyo kaagad sa panahon ng paghahari ni Herodes. Paano nangyari yun? Bakit dating Greek Empire ay ngayon naging Roman Empire? O, see? Kung makikita ninyo, merong 400 years na istorya dyan. Kung pag-aaralan ninyo yan sa mga schools, sa mga malalim na pag-aaral,
pumasok ang Roman power sa panahon na yung closing years ng Greek power. Bumagsak ang imperyo ng Greek, kaya pumasok ang Rome. Kaya ng mga panahong yan ay ipinanganak ang Panginoong Jesucristo sa panahon ng Roman era, ay ang daming mga nangyaring problema dyan sa Rome bago na-establish ang order nung dumating si Octavian na binasagang Augustus, you know, Caesar kung tawagin. Ngayon, in-appoint niya itong tatay ni Herodes na maging caretaker, no, ng Judea para magkaroon ng order. Kasi itong si ama ni Herodes ay naging supporter ni Julius Caesar. Si Julius Caesar naman ang ama-amain ni Octavian, ni Augustus Caesar. So bilang pagtalo ng utang na loob na suporta ng ama ni Herod, ang pangalan ng kanyang ama ay si Antipater, kung hindi ako nagkakamali. Si Antipater na ama ni Herodes ay naging loyal kay Julius Caesar, eh nung inassassinate si Julius Caesar sa Rome, di nila alam na si Octavian, si Augustus Caesar ang magiging papalit na magiging emperor ng Rome. Kaya noong namatay na si Julius Caesar at si Octavian na naging Augustus Caesar, ang nagbigay ng batas sa buong Roman Empire na umuwi kayo sa inyong mga sarili-sarili mga tahanan upang magpatala. Kaya dito ay bumalik si Joseph at saka si Mary kasama ang Panginoon at punta sa Bethlehem para magpatala na sila ay residents ng Bethlehem ng Judea. Kaya nung sila ay magpunta sa Bethlehem ng Judea, nagahari na si Herodes. Noong mga time na ito, nung namatay na yung ama ni Herodes na si Antipater, ay inappoint ni Augustus Caesar si Herodes para maging kapalit ng kanyang ama na administrator ng Judea. So dito ay pinalitan ni Octavian o ni Augustus Caesar ang pangalang from administrator o caretaker ng hari. Kaya naging hari si Herodes. Kaya ito yung mga panahon na ito na nagahari na si Herodes bago matapos ang tinatawag na BC o before Christ. Kasi ang mga time na yan ay malapit nang magwakas ang lumang panahon, ang tinatawag na before Christ era. Ay nagahari si Herodes niyan mga around, if I'm not mistaken, around 15 BC hanggang 4 BC. Kaya ang ano natin diyan, ang binibigyan natin diyan ng konting background na ang Panginoong Jesucristo ay maaaring isinilang na mga time na 6 BC between 6 BC to 4 BC bago magtapos ang before Christ era. So yan ang background ng isinilang ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi merong 400 years yan eh. Dapat alam natin ang background niyan kung bakit pumasok si King Herod eh na naging hari. Ngayon, ang karagdagan diyan, merong mga pantas na dumating sa Jerusalem mula sa silangan. So kung titingnan natin, kung isa-isahin natin ang mga salitang yan, pag sinabi mga pantas, hindi hari yan. Kasi ang isip ng mga tao, may mga hari, yung mga inaayot sa mga carolings. Eh. May tatlong haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Kita nyo, gawa-gawa lang yung kanta na yan eh. Hindi hari ang mga dumating na yan. Pag sinabing pantas, kung titignan ninyo, yan ay katulad ni Daniel the Prophet. Para sang sir, yan yung parang yung mga matatalinong mga tao na nakakaalam ng mga bagay na makikita sa langit, yung mga tinatawag na mga astronomer. Yung mga pantas na yan, ay astronomer yan. Yan yung mga nakakakita kung ano nangyayari sa langit. Sila na mga nag-iinterpret kung ano yung mga bulalakaw sa langit, yung mga bituin, ini-interpret nila kung anong ibig sabihin yan. So ngayon, itong mga pantas na ito na dumating sa Jerusalem galing sa silangan, pag sinabing silangan, yan yung east, yan yung tinatawag na Asia. Okay? Ngayon,
hindi sinabi ito kung anong bansa galing yan. Kung titignan ninyo ang mga ibang mga komentary o mga ibang mga tools, yan ay mga nanggaling sa maaring Iraq, Iran, no? Yan ang tinatawag na East, no? Yung mga lugar na yan. So diyan sila mga nanggaling, hindi magkakilala yung mga pantas na yan, no? At sila ay na-identify sa pagdadala ng kanilang mga handog, mira, di ba? Frankenstein, gold. So doon nakikita kung ilan ang mga pantas sa amagitan ng pagibigay ng kanilang mga handog. Ngayon, nagtanong-tanong sila. Sabi nila, nung sila dumating sa Jerusalem, nasaan ang isinilang na hari ng mga Hudyo? Nagtatanong sila eh. Kasi nakita nila yung bituin o tala na yon nung gabing yon na nagbibigay sa kanila ng guide kung saan ipinanganak ang location ng Messiah. So yung tala na napakalaki na yan, nakahimpil yan doon sa ibabaw ng Bethlehem. Ha? Kaya hindi nila matumbok kung saan. Kaya sila nagpunta muna sa Jerusalem. Kasi ang Jerusalem kasi, excuse me, napuntahan ko yan 3 years ago. Ang Bethlehem, malapit yan sa, talagang Jerusalem yan eh. Nasa labas lang yan ang city ng Jerusalem. Ngayon, ay kung tawagin yan sa Lumang Tipan, sa panahon ni Jacob, Ephrata yan eh. Pag sinabing Ephrata yan, dyan namatay si Rachel eh. On the way to Jerusalem, Ephrata sa Bethlehem. Dyan inilibing si Rachel. At dyan ipinanganak si Benjamin eh. Ah, dyan sa Ephrata, sa Bethlehem. At yan ay sakop ngayon ng West Bank. Yan ay pag-aari ngayon yan ng mga Palestinian. Palestine yan eh, sa panahon natin na yun. Bagamat yan ay lugar kung saan ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo, ay ang mga Hudyo ay hindi welcome dyan. Hindi sila pwedeng pumasok dyan. Ano, prohibited sila. Kasi ang mga Christian lang ang pwedeng pumasok dyan at saka mga Muslim. So pag Hudyo ka, hindi ka po pwede niyang papasok kasi yung aming guide na Jew ay nung kami papasok na sa checkpoint ng Bethlehem, kasi merong wall yan eh, no? Bethlehem, guarded ng wall yan. At walang makakapasok, walang makakalabas dahil dadaan sa checkpoint yan eh. Nung kami pumasok dyan sa loob, galing kami sa labas ng East Jerusalem. Kasi yung East Jerusalem, yan yung Bethlehem eh. Ha? So ngayon, yung aming guide na Jew ay nagpaiwan doon sa military post ng Bethlehem. Sabi sa amin, huwag niyo akong alalahanin kasi hindi ako pwede dyan sa loob. Hindi pwede ang mga Hudyo dyan, bawal. Ngayon, pagdating niyo doon sa loob, merong naghihintay sa inyo na Palestinian Christian. Siyang magpapatuloy para kayo i-guide yan doon sa lugar kung saan traditionally believe na ipinanganak ang Panginoong Jesucristo doon sa ilalim ng Annunciation Church, no, sa ilalim. Ginawang church building yan eh. So nung kami nandoon na may pumunta sa amin na Palestinian siya, na Christian, na sabi ka ako na ang mag-guide sa inyo papasok doon sa loob. Kaya itinanong kung saan isinilang ang hari ng mga Hudyo. Ang napagtanungan ay yung mga Hudyo na supporter ni King Herod. Kaya ang ginawa nitong mga pantas ay nagpunta sa hari na si Herodes at sinabi, nabalitaan namin na ipinanganak ang hari ng mga Hudyo. Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami para sambahin siya. Pwede si Herod ay naingit na naman. Ay iisip niya, mayroon palang haring magpapatalsik sa kanya. So, nagkunwari siya. Ang sabi niya, sige, pinahayo ko kayo, sabihin, kapag nasumpungan na ninyo kung saan makikita yan, ang misiya na yan, ay sabihin niyo sa akin, para naman ako pumunta dyan para sambahin siya. So, malaking tuso si King Herodes eh. Sinabi niya yan, para pag nalaman niya, magpapadala siya ng mga mercenaryo para patayin lahat ng mga bata dyan, at ginawa naman niya eh. Pinatay niya lahat ng mga bata dyan sa Rama. Kaya lahat ng mga bata dyan, ng mga edad na sanggol hanggang sa 2 taong bata, pinagpapatay niya. No? Kaya yan ay sinabi din sa Lumang Tipan. So titingnan natin na ito ang biblical account na dumalaw ang mga pantas, no, sa Bethlehem ng Juda upang iparating sa buong mundo
na ipinanganak, isinilang ang Mesiyas, si Jesus. Naganap ang Messianic prophecy, na tupad ang sinasabi ng lumang tipan na nagkatawang tao ang Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang mga faithful Jews all over the world were still waiting for the Messiah up to this day. Naghihintay pa rin sila hanggang ngayon. Hindi nila pinaniwalaan na dumating na ang ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Hindi nila pinakinggan, hindi nila pinaniwalaan. So, sumunod si Matthew ng ebanghelyong ito sa mga Jewish Christians, yun yung mga messianic Jews, para i-present sa kanila na si Jesus ay hari at Mesiyas ng Israel, the promised descendants of David who would reign forever, Isaiah 11:1-5. So the Gospel of Matthew links the Old and the New Testament, nasa gitna sila. Etong Matthew, Mark, Luke, and John, hindi mo pwedeng isama yan sa New Testament. Yung apat na aklat na yan, yan ay hindi pa New Testament. Ang New Testament ay nagsisimula sa Romans. Ha? Ang Romans ang first book ng New Testament. Ang Matthew, Mark, Luke, and John ay nasa gitna ng Old and New Testament. Apat na aklat yan na hindi mo pwedeng isama sa New Testament. Nag-iisang volume yan. Ha? Nasa gitna yan. Kaya yung Biblia natin ginagamit sa aking pag-aaral, hindi dapat isinama ang Matthew, Mark, Luke, and John sa New Testament. Dapat yan ay nakabukod. Nasa gitna yan ng Old and New Testament. Apat yan na aklat na hindi dapat isama sa New Testament. Nakabukod yan. Ngayon, isinama eh. Ano magagawa natin? Kasi ang sino bang gumawa ng Biblia? Tao din. Hindi ko sinasabing ang Biblia mali. Hindi. Ang pagkagawa ng Biblia kasi ay para convenient ang tao. Para isang aklat na lang. Kaya lang, yung gumawa ng Biblia na ito na meron tayo ngayon, hindi nila lubos na naiintindihan na na dapat hindi nila isinama yung apat na aklat na ito doon sa bagong tipan. Dapat bukod yan. Kasi yan ay sakop pa rin ng Old Testament eh. Itong Matthew, Mark, Luke, and John eh. Sakop pa yan eh. Kasi hindi pa si Kristo ipinapako sa krus. Nagsisimula ang New Testament nung si Kristo ay umakyat na sa langit. No? Acts, nung si Kristo ay bumalik na sa langit sa Book of Acts. So doon nagsimula ang New Testament nung si Kristo ay bumalik na sa langit. So ngayon, marami mga references na nagpapakita sa atin na natupad ang sinasabi ng scriptures. Si Jesus ay pumasok, ay dumating sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang Judea o ang Israel ay kontrolado ng Roman power. At ito ay naging baston ng Roman power eh. Naging patungan ng kanilang paa, no? Kaya makikita ninyo yan kapag kayo ay nagpunta diyan. Ito kagabi, pinapanood namin yung Miss Universe sa Haifa, Israel. So maraming, kung kayo nanood ng Miss Universe kagabi, ay makikita ninyo yung pinakita yung Jerusalem, Haifa, Caesarea, ang daming yung mga pinakita lahat eh, ano? Ang kaganda oh. Tsaka yung lahat ng mga tourist spot ipinakita, no? Binigyan ng konting glimpse eh, no? Yung mga beauty pageant ay kumakain ng mga pagkain ng Hudyo, ha? At saka mga Israeli, tsaka naliligo sila sa Dead Sea. Sa Sea of Galilee, ang dami eh. Kaya dito ipinapakita sa atin yung naiwang bakas ng Roman Empire, ng Roman power. Pinakita yung mga bato, yung mga aqueduct, no, sa Caesarea. Pinakita hanggang na talagang nangyari ang mga bagay na ito. So yung the presence of the Roman soldiers in Israel gave the Jews military peace. Nagkaroon ng kapayapaan ang tinatawag na Pax Romana. Pag sinabing Pax Romana, Roman peace, walang gera sa panahon ni Octavian, ni Augustus Caesar. Kaya ipinanganak ang Mesiyas, dumating ang ating Panginoong Jesucristo during the time of Pax Romana, during the time of the Roman peace. Walang civil war, walang gera, walang umaatake mga barbarian para salakayin ang Roman Empire. Wala. Kaya napakatahimik, may kapayapaan nung ang Panginoong Jesucristo ay ipinanganak sa Judea. So yan ang background na makikita natin na
itong pagdating ng Panginoong Jesucristo, kaya hindi tinanggap ng mga Hudyo kasi dumating ang Panginoon sa panahon ng peace. Ang inaasahan ng mga Hudyo, darating ang Mesiyas sa panahon ng gera para sila iligtas sa Roman power iba yung kanyang pag-iisip Kaya ang Panginoon, dumating siya na may kapayapaan. Kaya nga dito natin makikita na napakahalaga na malaman natin na tayo, kapag dumarating ang mga panahon ito, tayo ay nagmumuni-muni sa ating mga sarili. No? May kapayapaan . So gamitin natin yung kapayapaan na yan kapag dumarating yung season na yan, na alalahanin natin yung event na dumating si Kristo, na ituon natin yung ating isip sa Kanya, sa ginawa Niya, na nagkatawang tao Siya upang tayo ay ligtas sa ating mga kasalanan, at pinapasalamatan natin ang Panginoon dyan at kinikilala natin Siya bilang ating Panginoon na tagapagligtas, bilang Mesiyas ng ating buhay, at wala ng iba. Yung paggawa ng kabutihan, pagibigay ng mga regalo, yung mga masasaganang mga pagkain, yan kadalasan ay naging tradisyon ng mga tao sa paghahandog sa kanilang mga Diyos-Diyosan. So yan . Ano yan? Feast yan . Piging yan . Kapistahan yan. Kaya tayo, ang kaloob o mga regalo ay binibigay natin niya sa amagitan ng ating kalooban. Binibigay natin ng malaya sa ating kapwa na wala tayong iniisip na kapalit. No? Binibigay natin yan all season. Hindi lamang sa panahon ng dumarating yung tinatawag na Christmas. Kung hindi sa lahat ng panahon ng ating buhay natin ginagawa yan. So dito, dalawang verses lang naman ito, ating background, ay nakita na natin sa pamamagitan ng banal na kasulatan na dumating na ang Mesiyas. So, ang hinihintay na lamang natin muli yung kanyang muling pagbabalik, yung second coming niya. Kaya yan lang, Brother Ricky, ang masasabi ko dito na background, no, wala nang gaanong ako nakikita diyan na pwede nating pang sabihin. So, balik na sa iyo, Brother Ricky. Thank you. Pagkat ito ang kalooban niya, pakinggan mo ang panawagan niya, ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat. Okay, maraming salamat, Pastor Rico, sa iyong mga kagdagang ibinigay ng mga insight dito sa background ng kapanganakan ng Panginoon, na tunay na wala nga talaga ang binabanggit na petsa. Pero ngayon, mga klo, kung anong kapanahunan o anong mga kaganapan ang naging kasabay ng kapanganakan ng Panginoon. At ayon sa ibinigisan ni Pastor Rico Dagatan, ay kapanahunan na si Herodes ay hari sa Judea, at kapanahunan din ng paghahari ni Augustus Caesar, at kapanahunan din ng, kung tawagin sa history, na itong history na ito ay known and accepted sa lahat ng mga historian, no, from Roman, Jew, pagan historian at modern historian, na mayroon naganap na tinatawag na Pax Romana during the time of Augustus Caesar, na walang gera, walang gulo, no, kundi nag-umpisa talaga ang order sa Roman Empire. At ang isa sa katunayan na nag-uumpisa na yung order sa society sa lipunan ng Roman Empire ay ang pagkakaroon na tinatawag nating mass registration for census. Siyempre, kung payapa na, kailangan malaman kung sino-sino ang kanilang mga tao, kung sino-sino ang mamamayan, at kung saan galing itong mamamayan ito, at para malaman din kung paano itax itong mga taong ito. So doon na po nagsimula ang tinatawag nating Roman taxation during the time of Augustus Caesar. Kaya ang atin naman titingnan ngayon, yung account naman ni Luke, na kung saan binabanggit naman dito na ang Panginoon ay, kumbaga, ay sa panahon ng kapanganakan ng Panginoon ay may mga lugar na kung saan ay talagang natala, at binabanggit dito na bukod sa si Herodes ay hari sa Judea, binabanggit din na habang si Augustus Caesar ay emperor ng buong Roma, ay binabanggit din na mayroong governor naman na Quirino,
na siya naman ang governor ng Syria. Ito naman ayon sa pagtatala ni Lucas, no? So kanina binanggit ni Pastor Rick yung talaan mula kay Mateo. Ang babanggitin ko naman ay talaan mula sa Lucas. Ang sabi din sa Lucas chapter 2 verse 1, nang panahong yon ay inutos ni Emperor Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. So dito po sa verse 1 ng chapter 2, kanina binamanggit ni Pastor Rico na sa panahon ni Augusto Caesar, may tinatawag na Pax Romana o Peace in Rome. Walang gera, walang gulo between Romans under colony, no? Walang gulo sa mga mamamayan, kundi talagang nagkaroon ng national o imperial peace. At ang isa nga sa bunga ng imperial peace ay ang pagkakaroon po ng tinatawag na census o simula po ng taxation, no? Para malaman kung sino ang itatax, dapat malaman kung saan sila nakatira, ano ang kanilang mga kabuhayan, ano ang kanilang mga ari-arian, ano ang mga negosyo ng kanilang pamilya, ano ang kanilang mga minana, para malaman ng gobyerno ng Roma para ma-tax ang mga tao ng tama. At sa panahon ito, ayon po sa pagkakatala na ni Mateo, sa panahon ito, ang Panginoong Jesucristo ay kasama si nasa sinapupunan. Sa panahon ito, sina Jose at Maria ay nasa Bethlehem upang magpatala. Sabi nga dito sa verse 4, no? Verse 3 muna, kaya umuwi ang bawat isa sa sariling nilang bayan upang magpatala, no? Verse 4, mula sa Nazareth, Galilea, si Jose ay pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. So si Jose ay kailangan umuwi sa Bethlehem sapagkat dito siya galing, at dito siya kailangan matala na talagang siya ay taga Bethlehem, taga Judea, sapagkat dito siya galing sa lahi ni Haring David. Sa verse 5, sabi dito, kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang maging asawa na nooy kagampanan. So, sa panahon ng pagtatala, sa panahon ng census, sa panahon ng simula ng taxation, ay narito si Maria at Jose, at kapanahunan naman o kabuuan naman ng kapanganakan ni Maria. Kaya sabi dito sa verse 6, samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganak ni Maria, at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at iniga sa isang pasabsaban sapagkat wala lang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Bakit nga po wala ng lugar? Sapagkat marami nga pong tao nagsuwian, gawa nga po ng utos ni Augusto Caesar na magpatala ang lahat ng mamamayan sa kani-kanilang bayan. Ang tanong nga dito, so nasa biblical narrative po yung panahon ng census. O kung tawagin nila ay panahon ng simula ng taxation. Ang tanong nga natin dito, kailan ba ang panahon ng pagtatax o best for taxation? Kailan ba maganda? Kailan ba tamang magkaroon ng paniningil ng tax, no? Dito sa Pilipinas, ang paniningil ng tax, especially almilyar, business permit, at iba pang mga business tax, no? Kadalasan ay ginagawa dito kapag unang buwan, January, katatapos lang ng Christmas, kasi katatapos lang ng Christmas, ang tao ay mapepera pa, no? May mga bonus pa. So, mapaglalaanan nila kung ano man ang mga business permit at mga business tax na kailangan nilang gawan, no? Especially almilyar, sa panahon po ng December at January. So, ito po yung panahon ng taxation. Pero sa ancient Israel, kailan ba maganda mag-tax? Sa panahon po ng ancient Israel, ang panahon po para maganda mag-tax ay panahon po ng harvest. Bakit? Sapagkat, paano ka magta-tax kung walang harvest, no?
Paano ka maniningil ng tax kung wala ka namang wala namang inani yung mga taong itatax mo? So, in ancient Israel, maganda ang panahon para mag-tax, maniningil ng tax ay panahon po ng harvest. Kasi sa panahon ng harvest, dito rin po binibigay yung tithes para sa templo. So, yung taxation at pagbibigyan ng tithes sa templo ay magandang gawin sa panahon ng harvest. Anong yung brother ko? Brother Rico, anong buwan yan? Anong buwan? Ngayon, sa ancient Israel, may tatlo pong harvest season. Tatlong harvest season. Una, yung kung tawagin nila ay month of Nisan, harvest po yan ng barley. Mm-hmm. Pangalawa, harvest po ng wheat. Ito ay month of Siban, no? At yung pangatlo, harvest of grapes and other fruit-bearing trees, panahon po ng in the month of Tishri, no? 7 months. Ngayon, itong mga harvest season na ito, mayroon pong kasabay na kapistahan sa Israel, no? Every harvest season, lagi po siyang may kasabay na kapistahan biblically. Halimbawa, harvest ng barley. Ang month niyan ay unang buwan, month of Nisan. Ang feast sa month of Nisan ay Passover, unleavened bread and first fruit, no? At diyan din ginagawa yung unang celebration ng New Year. Ang biblical New Year po kasi ay Nisan, yung unang buwan ng sa bagong buwan po ng unang buwan, first new moon in the first month. New moon in the first month. So, sineselebrate nila yan, no? So, dyan din ginagawa yan sa month of Nisan, yung first month of Jewish calendar. Sa atin, ang conversion niya sa atin, between March and April. Dyan po ang month of Nisan. Ang harvest dyan ay barley. Pagdating naman ng Siban, no? May harvest season din, yung harvest ng wheat o trigo, no? Yan ang kapistahan naman dyan ay Pentecost, no? So yung harvest of wheat, ang kapistahan diyan ay Pentecost. Ito yung natala, kung matatanda mo, Pastor Rico, ito yung panahon na nakita ni Boaz si Ruth na namumulot sa tabi-tabi ng mga bunga ng trigo, no? Kasi malapit na ang pista ng Pentecost, so hinayaan ng isa sa mga batas ng Diyos na kapag may mga mahirap na mamumulot ng mga bunga, yung mga paligid ay ibibigay sa kanila. Kaya si Boaz, habang namumulot si Noemi at si Ruth dito sa field niya, ay hinayaan niya kasi ayon sa kutusan, lahat ng mga balo at mahirap, ang bahagi nila ay sa mga panabi at bawal anihin yun, no? So hindi inaano yun. Yun talaga ibinibigay sa mga mahirap. So doon nakita ni Boaz si Ruth, no? Panahon po ito ng harvest ng trigo, panahon po ito ng kapistahan ng Pentecost, no? So yung pangalawang harvest season. At pangatlo, yung harvest of grapes na ginagawa naman ito every 7 months, no? Yung ang kasabay naman na feast nito ay Feast of Tabernacle, na kung saan lahat ng fruit-bearing trees ay lahat ng bunga ng lahat ng maharvest silang bunga ng fruit, ng mga halaman na fruit-bearing trees ay isasabit nila sa itatayo nilang kubol, no? So maglalagay sila ng kubol sa mga compound nila, sa mga bahay nila, at yung dingding ng kubol na gagawin nila o yung tabernacle na kung saan doon sila titira ng isang linggo, doon sila kakain, doon sila magpe-prayer meeting, ay sasabitan nila ng lahat ng bunga na na-harvest sa panahong yan. At kadalasan ay mga fruit-bearing trees like grapes, lemon, at kung ano-ano pang mga fruit-bearing trees sa panahon po ng Feast of Tabernacle. So, kaya ang harvest season ay maganda pong i-tax kasi may kita ang tao dyan, no? So, sa panahon na yan, no? Sa panahon ng mga harvest na yan, dyan po nagkaroon ng taxation sa Israel. Kaya either Feast of Passover, a Feast of Pentecost, or Feast of Tabernacle, ang possible na malapit ang kapanganakan ng Panginoon sapagkat dito po nagkaroon ng taxation ang imperyo ng Roma. So,
mahabang pag-aaral pa kung alin talaga sa mga fees na ito, sa taxation na ito, no, sa fees na ito na nadeklara ang taxation sa Roman Empire kasabay po ng kapistahan ng ancient Israel na kung saan dito sila nag-harvest ng kanilang mga pananim. So, either sa tatlo na yan, Passover, Pentecost, or at Feast of Tabernacle, ang malapit na kapanganakan ng Panginoon. So, yun yung isang clue, no? Mayroon naman isang clue nang sabi ng isang Jewish Messianic Rabbi, ang kapanganakan ng Messiah, ang unang pinulfill niya ay the suffering servant, the Messiah ben Joseph. So kung Messiah ben Joseph ang kanyang unang purpose, to suffer, to save, no, mag-suffer, maghirap, mamatay, ang saktong kapanganakan, ang saktong buwan na nag-aalala sila ng suffering, experience nila ay Passover, no? Sapagkat dito nila inaalala ang suffering na naranasan nila sa Ehipto, sapagkat dito nila nireretel kung paano sila niligtas ng Diyos sa paghihirap nila sa Ehipto. So, sa kanilang thinking, dito malapit ang kapanganakan ng Kapanginoon, either before Passover or after Passover. Pero ayon sa kanilang thinking, sa kanilang mga research, ano, as a rabbi, sabi niya, if the Messiah of Israel is the head of the church, head, leader, dapat ang kanyang kapanganakan ay unang araw ng unang buwan ng Jewish calendar. Ayon sa Exodus chapter 12, sabi ni Lord, ang bagong buwan ng buwan na ito ang inyong magiging buwan. No? So si Lord po nagtakda ng kalendaryo po ng mga Hudyo. Ito yung mababasa po natin sa Exodus chapter 12. No? At ayon sa mga rabbi, kung dito nagsimula ang kalendaryo ng mga Hudyo, ayon sa Panginoon, hindi maari hindi kasama dito yung messianic prophecy as the birth of their Messiah as head of Israel, head of the church, king of the Jews. Saan natin mababasa yung insight na yun? Dito po sa Exodus chapter 12, kung mayroon po kayong Biblia, mayroon po ba nanggit dito na pagbibigay ni Lord ng kalendaryo para sa kapistahan ng Israel para malaman nila kung kailan sila magsisimulang magpasimula ng kapistahan at pag-aalala ng pagkilos ng Panginoon sa kanila. Sabi ni Yahweh sa chapter 12 ng Exodus verse 1, ang sabi niya, sinabi ni Yahweh kinang Moises at Aaron, mula ngayon, sabi niya ha, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. So yung unang buwan sa bawat taon, sabi ni Lord, ito ang unang buwan para sa inyo. Anong gagawin sa unang buwan? Sabi dito, sabihin mo niyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat puno ng sangbayan ay pipili ng isang kordero o biserong kambing para sa kanyang pamilya. So dito po nagbigay ng clue ayon sa mga rabbi na si Lord mismo ang nagbigay ng palatandaan kung paano ma-identify ang Messiah, yung unang dating niya, yung unang appearance niya as Messiah ben Joseph, he is the Lamb of Israel at ang unang dating niya ay unang paghahanda ng Israel ng Lamb of God base po sa Exodus chapter 12. Nasa buwang ito, no, yung unang buwan, no, yung bagong buwan sa unang buwan ay isa-celebrate na pinakaunang buwan. Siyempre, bago maging buwan yan, magsisimula ka muna sa unang araw. Ang unang araw ng bawat buwan ay bagong buwan. No? So yung new moon, yan po ang first day of the month. So yung first month ay month of Abib or Nisan, at yan po ay ang conversion niyan po sa atin ay between March and April. So sa panahon ito, sabi ni Lord, ito ang inyong magiging New Year.
head of the month, head of the year. Pero ngayon, sa modern day, ang ginawang head of the year ng mga modern ng rabbinical Jew ay yung Rosh Hashanah, no? Na kasabay ng Feast of Tabernacle. Yan po ang modern day nila na head of the year. Pero sa Bible, sa Torah, ang head of the year po nila, yung New Year, ay first day of the first month. No, yun po ang kanilang New Year. So, siyempre, kung Messiah ka at head of the church, dapat yun din ang kapanganakan mo unang araw ng bawat, ng unang taon. Unang araw ng unang buwan ng unang taon. Yan ang magiging birth or identity ng Messiah, the suffering servant. So kung kailan yun, ayon sa kanila, between March and April. So kung sa kaya nga ang conclusion niya nila, kung kailan siya ipinanganak, yun din yung kanyang kamatayan. Kung ipinanganak siya ng unang araw ng month of Nisan in Jewish calendar, Jesus died in the 14th day of the month, kasi yun po ang Passover day, no? Yun po yung Passover day na kung saan isang taon na bisiro o isang taong gulang na tupa ang kalang inihanda bilang paghahanda sa Passover, in which the Messiah is the Lamb, at nakalink ito sa Messiah as the Lamb of God. So yun po yung isang idea dito ng birth of the Messiah, malapit din po sa kanyang day of death. So yun po yung isa sa mga idea po nila. So, yan po yung isa sa mga nakikita nating apaliwanag po nila, no? Mayroon silang biblical base, mayroon silang mga paliwanag na related at kumbaga logical, based on prophecy and based on history, biblical history, no? So, yan lang Pastor Nico, yung isa sa mga binibigay komento kung bakit related dito sa taxation, sa census. Kasi nga mas mabilis mag-tax, mas okay mag-tax kapag panahon ng harvest. Okay, batiin natin, Pastor. Si Emma Balagbalios, nanood sa atin. Kapit na Emma, sabi niya, magandang gabi po, Pastor Ricky at Pastor Rico. Keep safe and God bless to all. Okay, Pastor Rico, ano ang yung pinaka-final comment sa pagka tayo ay konting oras lang ang ating ilan lang verse lang ang ating mulang tatalakay sa pagka mahaba-haba ito kapag tatalakay natin lahat. So, nagbigay lang tayo introductory kung ano yung analysis natin based on biblical history or biblical account contrast o against naman dito sa mga karaniwan nating mga napapakinggan na December 20. O traditionally, napapakinggan natin na December 25 as the birth of the Messiah. Pastor Rico, ikaw naman, anong comment sa'yo? Maganda itong ebanghelyo nito kasi hindi nagkakaroon ng contradiction sa gospel ni Matthew. Mm-hmm. Talagang connected sila sa each other eh. Kaya di nagpapakita na talagang ang kanilang mga ebanghelyo talagang accurate, talagang totoo, may katotohanan. Kaya sa panahon natin ngayon, kung ang iniisip ng mga tao ay ang Kristo ay ang Panginoong Jesus ay pinanganak sa panahon ng taglamig, ay nagkakamali tayo. Ang Panginoong Jesus Kristo ay pinanganak sa panahon na ang lupa ay walang isno. Kung hindi, katulad nga sinabi ka ni Pastor Rick kanina, yan ay pumapatak sa buwan ng Marso at saka Abril. So, kung titignan natin ang lahat ng mga bagay na ito, ay diyan pumapatak, no? Ang kapanahunan na kung saan ang Panginoon Kristo ay ipinanganak dito sa Judea, sa Bethlehem ng Judea. Kaya, papaanong tatagal ang mga shepherds diyan kung malamig? At doon sila nag-spend ng night sa lupa. Kaya, ang pinakamahalaga sa lahat ay katotohanan. Kailangan natin ng facts eh. Hindi tayo dapat naniniwala o ginagawa ang isang bagay na hindi natin alam kung ano ang katotohanan diyan. Kailangan may katotohanan. Hindi tayo pwedeng gumawa ng isang bagay na walang katotohanan. Kung hindi tayo lumalabas lamang na naniniwala sa mga sabit-sabi ng tao. Kaya kung tayo naniniwala sa katotohanan, sa Diyos tayo. Okay? So yan ang katotohanan diyan.
Kaya yan lamang ang ating makikita dito sa mundo na kapag tayo ay, halimbawa, sa pagkatapos natin, minsan mahirap eh. Kapag tayo, halimbawa, pag dumarating ang ganitong panahon na season, hindi maiiwasan na binabati tayo ng tao o mismo tayo pang bumabati na Merry Christmas, Happy New Year. Nagiging kasabihan yan eh. No? Ang katanungan daw na nakita ko rito, minsan meron ako binabasang article, kasalanan ba ang magsabi na Merry Christmas at yung Happy New Year? No? Eh, interesting question eh. Kasalanan po ba ang magsabi ng Merry Christmas at Happy New Year? Eh, wala naman tayo nakikitang ano doon, masama ako nasabihin, kaya lamang, ang tanong, may katotohanan ba doon? Yan ang palagi natin tinatanong, may katotohanan ba doon sa sinasabi nating Merry Christmas and a Happy New Year? May katotohanan ba doon? So kung walang katotohanan, huwag nating sabihin. So yun ang puntos ko. Kaya kung walang katotohanan, huwag nating sabihin. Kasi kung sasabihin natin yan sa ating kapwa, Merry Christmas and a Happy New Year, eh nakikisimpatya tayo sa Roman tradition. So hindi ano yan, hindi Christianity yan. Kaya ang tanong, eh paano po kung pag dumarating na mga, then it's a natural day. Bakit tayo makikicompromise sa mundo kung anong ginagawa ng mga tao sa mundo? Sabi, nakikiayon tayo sa sanlibutan. Eh hindi, wala namang katotohanan doon, di ba? So yun lang ang aking masasabi diyan. Pag dumarating yan, ay ang sagot natin ay magpapasalamat tayo sapagkat dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Pero ako, hindi ko sasabihin yung Merry Christmas and Happy New Year. Hindi ko sasabihin yan. Kasi alam ko ang katotohanan dyan. Hindi pa porket sasabihin mo na ayaw mong sabihin yung Merry Christmas and Happy New Year, hindi ka Kristiyano. Hindi ako naniniwala doon. Hindi basihan yon na hindi mo sinabi yung Merry Christmas and Happy New Year, hindi ka na Kristiyano. Maling konsepto yun. Maling pag-iisip yun. Kasi dapat nating palaging iisipin ano ba ang katotohanan. So doon tayo sa katotohanan. So yan ang kinamulatan natin nung tayo naging tao dito sa mundo. Alam natin na ang Pilipinas ay sinakop ng Spain for over 300 years. So walang itunuro sa atin ang mga Espanyol kung hindi pawang tradisyon lamang ang kanilang mga itunuro. Hindi nila itunuro ang tunay na katotohanan. Itinago nila sa atin ang katotohanan. Ang Biblia ay hindi nila itinuro sa atin, hindi nila in-encourage sa atin na basahin. So yan ang isang bagay na hindi ko gusto sa pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. Hindi nila, inilihim nila, itinago nila ang katotohanan sa mga Pilipino. Nung dumating ang mga Amerikano, ay binigay nila ang Biblia, nangaral sila ng mga salita ng Diyos, at doon natin natuklasan ang katotohanan na inilihim ng mga Espanyol sa mahabang panahon. Kaya naman tayo ay na-educate na sa panahon ng mga Amerikano, kaya hindi na ito lingit sa ating makalaman. Ngayon, magpapatuloy pa ba tayo sa ganoong klase ng tradisyon na nanggaling sa iba't ibang relihiyon na hindi natin katulad? So doon na tayo sa katotohanan. Kaya maging realistiko tayo. Huwag tayong makikisimpatya sa ginagawa ng sanlibutan. Pagkabat ginagawa ba ng salibutan ito, gagawin natin bilang makristyano? Hindi, manatili tayo doon sa katotohanan. Doon lang tayo. At kung ang mundo ay hindi tayo naunawaan, problema na nila yun. Ang atin ay, ang ating relasyon kay Kristo ang pinakamalaga sa lahat. So sa ating pagkatapos, yan lamang ang ating mumuni-muniin sa ating mga sarili na wag tayong umayon sa salibutan. Kung ano ang nakikita natin sa salibutan, wag nating gayahin. Kung hindi, ito yung panahon na ipangaral natin sa kanila ang kaligtasan ng ebanghelyo ng kaligtasan. Diyan papasok ngayon ang pangangaral ng salita ng Diyos. So, Brother Ricky, magandang gabi sa inyong lahat yan at pagpalain tayo ng Panginoon sa munting oras ng ating pagkasama-sama. At kung lolobin ng Diyos sa darating na Merkules, ay muli pa ninyo ako makakasama. So, maraming salamat sa inyong lahat na nag-participate ngayong oras nito. Balik sa'yo, Brother Ricky, magandang gabi sa inyong lahat. Tao sa mundo, kahit sino man, kahit sang dako, sabi niya ikaw ay humayo. Okay.
Okay, thank you, Pastor Rico, sa iyong mga isinyer. No? Mga kapatid at mga kaibigan, mga kababayan, gusto ko lang pong idagdag itong Luke chapter 2 verse 8. Sabi po sa Luke chapter 2 verse 8, sa lupain din yon ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Ang tanong natin dito, bakit may mga tupa sa parang? May mga pastol na nag-alaga ng tupa sa parang. Sino itong mga pastol na ito? No? Sa ating pong pagbabasa, parang basta lang sila sumulpot doon. No? Pero sa Jewish history, sa Jewish concern, sa Jewish tradition, mayroon pong purpose kung bakit po may mga pastol sa parang. Tandaan po natin, ang Bethlehem ay isang city na inisign para sa mga Levites. Bakit po sa mga Levites? Sapagkat dito po sila mag-aalaga ng mga tupa na ihahanda po nila for sacrificial preparation, for offering sacrificial. Kumbaga sila po ang naghahanda. Kaya po sila nandun sa parang para ihanda, ready, i-qualify ang mga tupang dadalhin sa templo para po sa offering. Para po sa mga sacrificial offering, para sa Passover celebration. Sila po ang naghahanda dyan. Kaya po ang Bethlehem malapit po sa Jerusalem, sapagkat po sa Bethlehem po magandang field para po mapakain, para alagaan, at para ihanda ang mga tupang dadalhin sa Jerusalem. That's why Jesus was born in Bethlehem para i-prepare siyang dalhin sa Jerusalem. Same procedure. Kung paano ang ginagawa sa tupa para ihanda sa pag-aalay sa templo, diyan sila inihanda sa Bethlehem. Diyan sila pinakakain, diyan sila inalagaan, diyan sila kinukwalify, diyan sila tinecheck kung sila ay may sakit o wala, no? Kung sila ay tamang ihandog, no? Diyan po ipinanganak ang Panginoon. Kung saan po inihahanda ang mga tupa for sacrificial offering, diyan din po ipinanganak ang Panginoon. Sa panahon na inihahanda ang tupa sa sacrificial offering, diyan din po ipinanganak. Sa panahon din po niyan, ipinanganak ang Panginoon. Kaya pong malabo pong matapat sa December 25. Bakit po? Sapagkat wala pong offering, temple sacrificial offering sa panahong ito. Ang temple sacrificial offering, ginagawa po sa panahon ng Passover. Diyan po nila talaga tinecheck. Inaalagaang mabuti, inihahandang mabuti ang mga tupa bago dalhin sa templo for Passover sacrificial offering. Doon po mismo sa panahon ito, ipinanganak ang Panginoon habang ang mga Levite na pastor ay nag-aalaga po ng tupa. Tandaan po natin, si Jesus po ay shepherd of Israel, no? Kaya napaka-historical link ang kanyang ginagampan ng papel, ang kanyang kapanganakan, ang lugar ng kanyang kapanganakan, ang panahon at ang mga gawain sa panahon ng kanyang kapanganakan. May malaking kinalaman sa kanyang papel na gagampanan bilang Lamb of God, bilang Shepherd of Israel, and Savior of the world, no? So kaya po may tupa, kaya po may mga pastor nag-alaga ng tupa habang namamatyaga naman nilang ipinanganak ang Lamb of God, ang mabuting pastor, ang dakilang pastor para sa ating mga kaluluwa. Magandang gabi po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Pastor Rico, final thought and final word at pagbati sa ating mga kapatid at mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, sa ating pagkasama-sama. At nawa pagpalain ng Diyos sa ating buhay, saan man tayo naroroon. At sa muling pagkikita-kita, at kapag naloob ng Diyos na magkasama-sama muli tayo, ay gagawin natin ang mga pangangaral na ito. Salamat, Brother Ricky, at magandang gabi sa inyong lahat.
Okay, Pastor Rico, maraming maraming salamat at pagpalain po kayo ng Panginoon at ganyan din yung pamilya at nawa ang health mo ay manatiling malusog at matatag sapagkat maraming mga tao umaasa sa iyo. Lalo sa trabaho mo. No? So maganda maganda ngayon po no? Sa ating lahat mga kaibigan at mga kapatid. Pastor Rico, pwede ba ikaw na mag-closing prayer sa ating pag-aaral ngayong gabi? Sige, tayo tumungo tayo magpasalamat sa ating pag-iwayway. Kami po ay nagsasama-sama muli, Panginoong Diyos, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, na kami nagpapasalamat. Niloob mo na kami ay magkatipon-tipon at mag-aral ng iyong salita sa Ebanghelyo ni Mateo at ni Lucas. Nawa po ay magkaragdag kalaman nito sa amin at may bukas mo sa amin ang aming paningin, ang aming mata, sa katotohanan ng pagsilang at kapanganakan ng iyong anak na si Jesus. Nawa, Panginoon, makasunod kami sa iyo ng tama at may katotohanan at huwag kami makikiayon sa sanlibotang ito na hindi sumusunod sa iyo sa katotohanan kundi sa tradisyon. Kaya, Panginoon, patawarin mo kami kung kami nagkakasala at nagkakamali sa iyo at tulungan mo kami na kami po ay mahina, kami po ay vulnerable sa mundong ito na maaari kaming malisya sa katotohanan at sa daan ng katuwiran. So gabayan mo kami sa lahat ng panahon ng aming buhay at ilalayo mo po kami sa mga sakit, disgrasya, mga sakuna at mga hindi inaasahang pangyayarin darating sa aming mga buhay. Nawa po, magamit namin pa ang nalalabi pa naming mga buhay sa daigdig na ito sa paggawa ng kabutihan at pagganap ng iyong banal na kalooban at makapaglingkod kami sa iyong banal na iglesia, sa lahat ng dako na aming pinaglilingkuran. Pagpalain mo ang bawat isa sa aming pag-iwalay, at ito po ang aming dalangin, na sama-sama sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen, amen, amen. Thank you, Brother Ricky. Thank you rin, Pastor Rico. Pastor Rico, salamat po ng marami. No? Instead of saying Merry Christmas, just say Christ must be preached in this season or in this in all kinds of season. No? Christ Hallelujah. Must praise the Lord. Amen. Hallelujah. Thank you. Ang Ebanghelyo sa lahat ng tao sa mundo, kahit sino man, kahit sang dako, sabi na ikaw ay huwag.